Tuturukan ko ng pampakalma si Junjun para masuri ko ang kanyang kalusugan. Ala, ayun, nadagdagan na yung ano kita. Pero mukhang hindi ito magiging madali. Sinusubukan kong lituhin ang atensyon ni Junjun. Come on! Papakasali na. Naisahan ako! Wala, it has to be given by injection to be effective eh. Ugali na raw ni Junjun na manghablot ng anumang hawak ng tao. Maaring dati na siyang nasaktan o naabuso ng mga ganitong bagay. Sa wild, ilang beses ko nang nakita kung gaanong katapang ang mga leader na unggoy sa pagprotekta sa kaniyang teritoryo. Pagka yung kamay ang tinatarget niya, biglang kakambyo siya sa mukha. So talagang it's meant to, yung kanyang tinatay is makasakit talaga. Pero hindi lang dumidepensa sa sarili, kundi talagang palaban si Junjun. Marunong siya umiwas sa ano. Naisa na naman ako. Sa ikalawang pagkakataon, nakuha na naman ni Junjun ang panturok. Sanay na ako sa pag-rescue ng maunggoy at tipikal na ugali na nito ang pagpapakita ng ngipin at pagdepensa sa sarili. Pero si Junjun ang pinakatuso at pinakapalaban. Wow, this is one of the toughest and meanest abused na monkey na nakita ko, kaya ganyan siya katapang. And mukhang mahirap na itong mapakulan talaga sa wild dahil dangerous ang kanyang behavior sa human. Sa ikatlo kong pagsubok, Lumo, natama ko. Ayan o, liko. Sana, tinamaan ko. Yeah. Pagkatapos ng ilang attempts, nakatatlong syringe ako. Sa round 3, dun ko nakakuha ng isang sundot ng speed shot. And now, feeling ko, umeepekto na ito dito kay Junjun. Unti-unti nang umeepekto ang pampakalma kay Junjun. Okay. Kahit tama na siya, napaka-powerful pa rin itong makak na ito. Since na sedate na natin, let us give the vitamins at saka deworming ano. Pagod ako doon ah. Ang dami kong tama oh. Kamot saka ng braso, kaliwang braso, sa mukha, tinamaan ako. Samantalang nasa loob siya ng kulungan ano. Kailangan na naming magmadali dahil anumang oras ay maaari nang magising ang unggoy. So, ang tawag dito is enrichment toys, ano? Kasi pag nasa kulungan ka, pag masyadong napakadali na lahat, mabobore ka na. Doon nagkakaroon ng mga behavioral problems tulad ng aggression o kaya yung nagbubunot ng balahibo. So, para mabawasan ng mga ganun, eh, naglalagay kami ng mga ganitong klaseng enrichment toys. Napaganda man ng kaunti ang tirahan at kalagayan ng aking mga naging pasyente, ito ay mistulang parusa pa rin at malayong malayo sa buhay na malaya.